Pagkalabas niya ng ospital na yun ay agad na tinungo ang kanyang sasakyan. Habang pinapakalma ang sarili ay agad na hinalungkat ang bag. "Hello ma'am," tinig ni Lloyd. "Lloyd, search for Dr. Jocelyn Perez of Nazareth Medical Hospital, ask me an appointment day after tomorrow," utos sa kanyang magaling na sekretarya. "Sure ma'am, kahit ano pa, no more," aniya saka nagpaalam. Nang kumalma siya ay nilisa na rin ang lugar. Habang nagda-drive ay hindi niya muling maiwasang mapadaan kalapit sa kubo, muli niyang inihinto ang kanyang sasakyan at mula roon ay nakamasid lamang siya. Maya-maya ay nakitang lumabas roon ang isang babae. "Tita Rosario," anes nang makita ang babaeng may malaking bilaw sa ulo na puno ng gulay, tansya niya ay pupunta ito sa palengke, tumigil muna ito na mukhang may hinihintay hanggang lumabas naman ang isa pang babae na ganoon din, may dalang bilaw sa ulo. Naglalakad ito papalapit sa kanyang kinapaparadahan kung saan maghihintay ang mga ito ng tricycle papunta ng palengke. 5 minuto na ang nakalipas, ngunit wala pa ring tricycle ang dumadaan, ang jeep naman ay punuhan. Mabilis na pinausad ang sasakyan upang mag-U-turn, saka tumapat sa mga ito. Bumusina siya, nagtinginan ang mga ito, ibinaba niya ang bintana niya, maang ang mga itong nakatingin sa kanya. "Hello po, saan po kayo pupunta?" ang nakangiting tanong niya sa mga ito. "Ineng, dyan lang sa palengke," ani ng mga ito. "Di ba ikaw yung kanina dyan sa tapat? Bakit ka huminto dyan? May hinihintay ka ba?" tanong pa nito. "Wala po, nagpahinga lang po ng konti, ihatid ko na po kayo, kanina ko pa po kasi kayo tinitingnan, halos magkakalahating oras na po, baka malantay ang mga paninda ninyo," aniya sa mga ito. "Naku ineng, okay lang kami, baka madumihan pa yung sasakyan mo," giit pa ng Tita Rosario niya. Ngumiti ulit siya sa mga ito sa kanya tinabi ang sasakyan at bumaba, agad na binuksan ang compartment ng sasakyan. "Ilagay niyo na po rito ang bilaw niyo, huwag po kayong mag-alala, mabait po akong tao," ang tawag sambit sa 2 babaeng nakamasid sa kanya, lalo na ang ina na tila nagtataka sa kanya. "Kailangan ko pa po bang magpakita ng ID?" natatawang sambit sa mga ito na akmang babalik sa harapan upang kunin ang bag niya. "Hindi na ineng, sige kung mapilit ka," anang ng ina niya. Tinulungan na ang mga itong ilagay ang mga bilaw ng mga ito roon, saka pinapasok sila sa backseat ng sasakyan. Mabilis siyang tinungo ang driver seat saka pinausad ang sasakyan patungo sa palengking pinagtitindahan ng mga ito. "Ah, ako nga po pala si Divina, taga dyan po ako sa kabilang bayan," pakilala sa mga ito, nagkatinginan sila. "Ah, taga Santa Catalina ka pala. Dyan din yung kaibigan kong si Choring, suki ko dito sa palengke," agaw ng ina niya. "Ah, si Manang Choring, kilala mo ineng?" maang namang turan ng Tita Rosario niya. "Opo, siya po ang katiwala namin, kaibigan ko ang pamangkin niyang si Mavic." Nang masabi yun ay napalagay na rin ang loob ng mga ito. "Ineng, sa tabi na lamang kami, marami ng tao kaya mahihirapan kang ipasok, salamat ulit ha. Ikumusta mo kami kay Choring at Mavic," ani ng mga ito habang tinutulungang ibaba ang mga paninda ng mga ito. Agad na nagsupot ang kanyang ina ng sitaw at talong, "Heto, kunin mo ito bilang kabayaran sa paghatid mo sa amin." "Nako, huwag na po, masaya po ako at nakilala ko kayo, huwag na po," tutul rito pero mapilit, kaya wala siyang nagawa kundi ang kunin yon. Habang kalong ng mga ito ang bilaw papalayo sa kanya ay hindi niya maiwasang mahabag. Ayaw daw kasi ng mga itong kunin ang perang pinapabigay niya kay Aling Charing kahit anong pilit nito. Kahit ano-ano na ang sinasabi pero ayaw talaga. Yung panangpagawa nga ng bahay nila ay dinaan pa ni Aling Charing sa kapitan nila dahil may pilantropo kuno na naghahanap ng matutulungan at sila ang napili. "Babalik ako inay, babalik ako," aniya saka lumamlam ang mga matang nakatitig sa papalayong mga babae. Nang pabalik na siya sa sasakyan niya ay tila nolanagan niya ang kanyang pangalan, lumingalinga siya pero wala namang makitang kakilala kaya nagmadali na siyang pumasok at pinasibad yon. Pagdating sa bahay nila ay nabigla siya nang makitang naruroon ang mama niya. "Mom," tawag niya nang makita ito. Ngumiti naman ito ng ubod tamis saka sila nagyakapan, "Bakit hindi ka nagpasabing uuwi ka? How's dad?" agad na tanong rito. "Your dad is okay, I have a week vacation, hindi ako dapat magtagal, ang kondisyon ng daddy mo hindi pa stable after his second surgery. Ikaw,
Kumusta naman rito? Agad namang tanong nito. Everything was okay, Mom. Business is very fine, actually. I venture with the Luistro Farm Fresh Company to supply our frozen company. Pagbibigay alam rito. That's good. Hitting two birds in one stone. Ngiting tura nito na nakuha naman agad niya ang ibig sabihin nito kaya gumanti rin siya ng matamis na ngiti. How about Chloe? Tanong nito. Doon ay nakangiti siyang bumaling sa ina. Nagsimula na ako, Mama, and I'll make sure mararanasan niya rin ang lahat ng naranasan ni Divina. Malapit na, Mama, pangako rito. Buti naman, kahit papaano ay masaya na akong may gante ang aking anak. May galit na tinig nito. Kasarapan ng usapan nila ng ina nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang sekretarya, si Lloyd. Lloyd is not only her secretary but her confidant. Lloyd knows everything about her plan and she wanted to do. Excuse me, Mom. Tumatawag ang secretary ko, Ania, saka lumayo. Hello, Lloyd. Hello, Ma'am. I got you an appointment to Dr. Jocelyn, and putol na wika nito. And what? Antag ng mapatigil ito. I got a copy of a resignation letter from Miss Chloe. Napangisi siya sa narinig. Is just today? Yes. Anito. Okay, mukhang umiiwas siya. We'll see. Ania saka nagpaalam rito. Nasa ganoon siya nang marinig ang tinig ng inang papalapit. So, what is it? Ang tanong nito. Oh well, as usual, Chloe resigned at my company. Ania na ang umiti. Kahit mag-resign pa siya, sisiguraduhin kong siya rin ang unang lalapit sa akin, at sisiguraduhin kong sa pagkakataong yun ay siya mismo ang luluhod at hahalik sa paa ko. Mariing sambit, nakita niya ang pagbalatay ng ngiti sa lobby ng ina. That's my girl. Samantala, masayang masaya si Mildred sa regalong cab ibigay lang ng asawa sa kanya. Babe, are you sure? This is mine, anito sa bagong sasakyang binigay ni Joe Bunny. Yes, babe. Para naman magagawa mong puntahan lahat ng gusto mo. Malaki na si Janika. You can do whatever you want. Ayaw kong iburo mo lang ang sarili mo sa pagiging asawa at ina mo. I saw your old photos. Your seems so different. Ani ni Joe Bunny. Why, babe? Ayaw mo bang ganito ako? I thought mas gusto mo ang homebody kaysa sa dating ako. Anito sa asawa. Nagbago siya para kay Joe Bunny. Kinalimutan ng dating siya para mahalin siya nito at hindi nga siya nabigo dahil matapos ng kulang-kulang 5 taon ay nagawa rin siyang iharap sa dambana. Ramdam na niyang mahal siya ng asawa at masaya siya roon. Babe, antag ni Joe Bunny sa natutulalang asawa. Babe, dot may sinasabi ka? Agad na tanong ni Mildred. Wala, ang sabi ko I love you, ani ni Joe Bunny na ikinangiti niya. Ngunit sa likod ng ngiting yun ay ang pagsisisi sa mga bagay na nagawa noon. Joe Bunny changed her, ang pag-ibig niya kay Joe Bunny kung bakit siya naging masama at ito rin ang dahilan kung bakit siya nagbago, ibang-iba na siya, iniwan ang mga kaibigang bad influence sa kanya at tila nabuhay sa kanya ang katauhan ni Olive, ang babaeng inagawan niya, kung iyon ang paraan upang mahalin siya ni Joe Bunny ay gagawin niya. Ramdam niyang gusto rin siya nito, their parents always match them every family gathering they had, Joe Bunny just used to smile at it. She really felt there is something with them but everything changed when Olive came. She constantly see Joe Bunny smiling alone at kung tinatanong ito, ay wala lagi ang sinasabi hanggang sa malaman na lamang niya na dumadalaw daw ito sa bahay ni na Olive. Umahan ang galit gawa ng matinding selos lalo pa at ilang buwan lamang ay nalaman na nito kay Angelo na silang dalawa na raw. Malimit na ring I turn down ni Joe Bunny ang pagyayaya niya at ang mga bagay na casual nilang nagagawa noon ay hindi na. 2 taon siyang umiiyak gawa ng kasawian dahil sa siya ang gusto ng mama ni Joe Bunny ay ginamit niyang lakas yun para ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Malibang ipaglaban niya rin ang kanyang pagmamahal sa abot ng kanyang makakaya, malibang kunin ng lalaking unang nakilala, sa bawat ngiti sa lobby ni na Mildred at Joe Bunny ay siyang pighati ng kanyang puso, para sa babaeng nagmahal at umasa, malibang ipaglaban ang aking nararamdaman, nasaktan lamang ako at patuloy na nagmamahal. Babe, muling antag ni Joe Bunny, mukhang may bumabagabag sa asawa. Babe, biglang sambit nito sa pagkabigla, may problema ka ba? Hindi niya maiwasang itanong. Wala babe, dot may naalala lang ako, aniyang wika para hindi na mag-isip pa ang asawa. Ano yun babe? Malambing na tanong sa kaniyakap ito buhat sa kanyang likuran,
Bakit wala pa bang Junior, sweet na bulong niya, sabay hipo sa tiyan ng asawa? Agad na napangiti si Mildred sa kaswite ng asawa, babe, saway sa asawa. Tumawa si Giovanni sa kahinalikan ng asawa, did you like my gift? Yes babe, thanks, tugon naman agad niya saka sila magkaakbay na pumasok sa bahay nila. Kinagabihan, habang madilim ang kapaligiran, tahimik ang mapayapang gabi, unti-unting pumasok sa kabahayan ng mga Luistro ang isang anino, maliksi ang mga galaw nito na animo ay kabisado ang bawat parte nito, tansyado ang bawat hakbang, alam kung saan ang paruroonan. Matapos pasukin ang silid ng mag-asawa, tulog na tulog ang mga ito, sa kabinet na kahilira ang ilang gamot, matapos kumuha ng ilang sample noon ay hinagilap naman noon ang ilang resibo na maaaring nakalagay ang pangalan ng pasyente at ang physician, nang makahanap yun sa drawer ng iskaparating kinapapatungan ng gamot, ay mabilis na nilisan ang anino ang loob ng silid matapos makitang mahimbing pa rin natutulog ang mag-asawang naruroon. Muling pumasok ang anino sa silid ng bahay, sa pagkakataong yun ay ang silid naman ng Donya, tulog na tulog ito, katunayan ang malalim na paghinga nito at manggilan ilang paghilik, tansyado ang galaw at nang makarating sa malaking salamin ng matanda, ay nilabas mula sa dalangbag ang bote kung saan naruroon ang dugo ng baboy, isa-isang pinahid sa salamin. Aminin nyo na, kayo ang pumatay sa akin, sina ang sinulat sa salamin gamit ang dugo, nang makuntento ay sa lapag pinatulo ang dugo palibot sa kama ng matanda, kasabay ng pagpiles nito ng larawan ng dalawang tao kung saan ay naghiwalay ang mga ito gawa ng pagkakapiles nito. Malalim na ang gabi at tahimik pa rin ang kabahayan, walang indikasyong may gising, hanggang sa dalawin ng isang panaginip si Giovanni. Babe, anong ginagawa natin rito? Tinig ng babae sa batis kung saan paboritong puntahan. Ayaw mo bang makasama ako? Ang malambing na tura niya rito kasabay ng pagyakap niya mula sa likuran nito. Siyempre gusto pero bakit dito? Oh, maang natanong nito kahit ramdam niyang kinikilig ang babaeng kasama, tila paraiso para sa dalawang taong nagmamahalan. Gusto kong iguhit ka rito, gusto kong makita ang dalawang bagay na maganda sa aking mga mata, ang lugar na ito at ang babaeng pinakamamahal ko, aniya sabay taas ng baba nito at gawad ng masuyong halik. Yamakap ito ng mahigpit sa kanya matapos ang matamis niyang halik, tila ayaw na itong bumitiw pa. Babe, upo ka rito sa taas ng malaking tipak ng bato, tumingin ka lang sa tubig, ganyan, perfect. Anito pa habang mabilis nitong ginuguhit ang kasintahan. Matagal pa ba babe, nangangalay na ako eh, angal nito kaya binilisan na lamang. Babe, saglit na lamang, sorry babe, don't worry, mapapawi ang ngalay mo kapag nakita mo ito, nakangiting pakonswelo niya sa babae. Siguraduhin mo lang babe, tura naman saka tumawa at muling umayos. Nang matapos ay agad na tinungo ang kinaroroonan ng kasintahan at namangha siya sa painting nito. How is it babe? Proud na wika nito. Wow, ang ganda babe, puri niya sa kasintahan. Sinabi ko naman sa iyo, ang painting na ito, hanggang makikita ko ito, mananatili ka sa puso ko, ani niya saka muli itong hinalikan sa pisngi. Salamat babe, sana lang ay matanggap na ako ng mama mo, anito na medyo lumungkot ang mukha nito. Babe, tanggapin ka man o hindi ni mama, ikaw pa rin ang pakakasalan ko, tandaan mo yan, pangako niya. Pangako, promise, ikaw lang hanggang kamatayan, pangako nito. Matapos noon ay malalalim na paghinga, babe, babe, tapik at malakas na tinig ang narinig, pagdilat ng mata niya ay mukha na ng asawang si Mildred ang nabungaran. Babe, okay ka lang, pag-aalalang tura nito. Naguguluhan siya. Ang babaeng nasa panaginip niya ay ang babaeng napatigil siya sa alalahanang ito ang babaeng nasa painting sa loob ng opisina na tinitignan ni Divine ang pumunta sa opisina niya. Babe, okay ka lang? Muling tinig ng asawa. Oo babe, oo, aniya ng makarinig sila ng malakas na sigaw. Napaisip tuloy siya kung bakit sinabi ng asawa na binigay lang ng isang kaibigan ang painting na yon, bakit sa panaginip ay tila sweet sila ng babae at bakit babe ang tawagan nila. Mas lalong napaisip siya nang biglang makarinig sila ng sigaw. Ah, sigaw buhat sa silid ng kanyang mama. Napabalikwas silang mag-asawa at tinungo ang silid ng mama niya, maging ang ilang kasambahay ay nagkukumahog na papalapit sa silid ng ina.
Pagbukas nila ng pinto ay tumambad ang dagwang ina. Mama, gulat na wika, nakatayo ito sa may salamin at sa salamin ay punong-puno ng dugo na tila may sinulat doon na nabura na ng ina. Nang lingunin ang asawang si Mildred ay halos hindi makagalaw sa kinatatayuan nito. Sa paanan nito ay ang piraso ng larawan, mukha niya ang kanyang nakita at ang isa ay mukha ng babaeng nasa kanyang panaginip. Maging siya ay napatigil, hindi siya isang panaginip, totoo, totoo ang babae sa kanyang panaginip, pero sino siya at nasaan siya, ang tanong na umuukilkol sa kanyang isipan. Seniora, dalaw ng caregiver ng ina na mabilis na dinaluhan ang kanyang mama na nakasalampak na sa harap ng malaking salamin, sa palibot ng kama nito ay nagkalat ang patak ng dugo, ang driver nilang si Mang Val ay agad na tumawag ng pulis, habang ang caregiver ay agad na sinuri ang Seniora kung may sugat pa ito. Okay lang po si Seniora, wala naman po siyang sugat, anito nang matapos suriin ang tulalang Donya. Matapos ng 15 minutos ay naruroon na ang pulis na re-responde sa kanila. Agad na kumuha ito ng blood sample at maging ang mga doorknob ay inaral din ito. Wala naman pong palatandaan na pinwersa ang inyong pinto, wala rin pong nawawala ayon sa inyong mga kasambahay, hintayin na lang po natin ang sample ng dugo na nakuha, turan ng pulis saka umalis. Palaisipan sa kanilang lahat ang nangyari, hindi mapakali si Giovanni kaya agad na tinawagan si Angelo. Iba ang pakiramdam niya, nagkataon lang ba ang pagdalaw ng panaginip niya sa larawang ngayon ay hawak, sino na nga ba ang babae sa painting at sa larawang hawak? Nang umalis na ang asawa ay agad niyang pinuntahan ang kanyang ginan sa guest room kung saan ito dinala ng caregiver nito habang ang mga Katie wala naman ay pinatutulungang linisan ang mga dugo sa silid nito. Mama, tawag niya rito, pasok, tinig nito. Mama, anong nangyari, ang naguguluhang saad nito? Naguguluhan ako Mildred, bakit ganoon, naguguluhang saad nito kasabay ng malalim na pag-iisip lalo na at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang kapatid ni Mildred na pinaghihinalaan nilang nakipagtanan sa kasintahan nito. Bakit mama, sa bod ni Mildred, sa salamin, pagising ko may nakasulat, ani ng matanda. Ano yun mama, kabadong saad ni Mildred, isip kasi niya ay tila minumulto na sila ni Olive. Aminin ko na daw na tayo ang pumatay sa kanya, wika ng Binan. Napasinghap si Mildred dahil mukhang totoo ang kutob niya, ngunit natigilan siya nang marinig ang sumunod na sinabi nito. Ang pinagtataka ko, hindi Olive ang nakalagay kundi Shina, ang kapatid mo, hilalas nito ng Binan. What? Halos na pangangang saad nito, hindi maaari. Nakipagtanan lang ito sa boyfriend niya dahil hindi tanggap ng pamilya nila. Aniya sa isipan. Maaaring pinagluloloko lang tayo ng may gawa nito, hindi si Shina, hindi kaya minumulto na tayo ni Olive Mama, saad ni Mildred. Maya-maya ay bumangis ang mukha ng Donya, sa panahon ngayon, nagpapaniwala ka pa sa multo, tiyak may nais lamang manggulo at aalamin natin kung sino siya. Pero Mama, paano kung si Olive nga, ulit ni Mildred. Di ba sinigurado mo namang patay siya? Kaya huwag mong isiping buhay pa siya, patay na kaya huwag mo nang isipin pa, pinalnawi ka nito kaya natahimik na lamang siya. Samantala, nagdiriwang si Divina kasama ang sekretaryang si Lloyd, nasa veranda sila ng kanilang bahay, papasikat na ang araw pero para sa kanila ay tila nagsisimula pa lamang ang kanilang kasiyahan. Hindi mo ako binibigo Lloyd, good job. Aniya habang hawak sa isang kamay ang mga nakuhang sample ng gamot ni Giovanni at ilang resita na makikita ang pangalan ng doktor nito, makakatiyak siyang wala itong kawala. Ilang araw ko ring pinag-aralan ang bahay nila ma'am, kaya sinigurado kong malinis, akala ko ba ay mautak ang Donya na iyan, bakit nautakan ko, natatawang si Bud ni Lloyd kung saan ilang araw din siyang nagpanggap na mag-a-apply na katulong para maaral at makakuha ng spare key. Matalino man ang matching na paglalamangan din, turan saka sila nag-cheers na dalawa, tiyak, takot na ngayon sina Mildred at Doña Felicidad, nagsisimula pa ako, ako mismo ang uusig sa inyo hanggang kayo mismo ang siyang aamin sa kriming ginawa ninyo, nagtatangis na turan sa kawalan. Para sa isang taong inapi at inalipusta, handa akong itaya ang lahat para sa aking ina, turan naman ni Lloyd. Kumusta nga pala ang mama mo? Naka-recover na ba siya? Tanong sa inang sumasailalim sa chemotherapy. Okay na siya ate,
She's recovering, salamat ulit dito, anito sabay taas sa cheque na ibinigay bilang kabayaran sa extra na serbisyong ginawa para sa kanya. Wala yun, para talaga sa'yo yan, aniya saka ito nagpaalam para makauwi na rin ito. Humanda ka Mildred dahil kukunin ko ang lahat-lahat, sinira mo ang buhay ko, pinatay mo ang anak ko, walang kapatawaran ang ginawa mo, ang isang katulad mong si Kim ay walang puwang sa mundo. Hindi ako titigil hanggang ikaw na mismo ang magkanulo sa sarili mong kasamaan, aniya habang hawak-hawak ang kopete kasabay ng paglagok ng laman noon. Kinaumagahan, hindi pa rin mawala sa isip ni Joe Bonnie ang babae. Kaya hindi niya napigil ang tumayo sa harap ng painting at nakatitig roon. Kaya hindi niya namalayan ang pagpasok ng kaibigang si Angelo. Ahem, mukhang hindi ka pa rin kumbinsido sa sinabi ko sa iyo kagabi ah. Anito nang makitang nakatulala siya sa painting, ang panaginip mo bro ay gawa lamang ng labis mong pag-iisip, idagdag mo pang hindi stable ang utak mo ngayon, sabi nga ng doktor mo na may mga bagay na kapag iniisip mo ay maaaring mag-transform na panaginip, dagdag pa nito sa kanya, how about this? Aniya sabay labas ng 2 pirasong punit na larawan, paano mo ipapaliwanag ito, kasama ko sa iisang larawan ang babaeng nasa painting, turan rito. Nakitang napalunok ang kaibigan, okay fine, she's your ex, pero matagal na noon bro, move on na at may pamilya ka na, tutal, she's dead, ani pa ng kaibigan, dead, saad niya, mas naguluhan siya, patay siya, gulong tanong, mas lalong gumugulo ang isip sa mga nalalaman sa kaibigan. Nakitang nag-iba ang mukha ng kaibigan, bro, I don't wanna talk about this, by the way, dumaan ako para ibigay sa iyo ang mga ito, anito sa ilang papeles saka akmang aalis. May tinatago ka ba? Hindi mapigil ang itanong, wala pare pero kung may tanong ka man, dapat sa asawa mo ikaw magtanong, sorry. Pero aalis na ako, babalikan ko na lang mamayang hapon ang mga yan, anito saka umalis. Nabigla si Angelo nang biglang bumukas ang pintuhan ng opisina ni Giovanni at iniluwa noon si Divina, mukhang tensyonado ang mukha nito. Oh hi, is Joe Bonnie there? Nakangiting tanong rito, yeh, anito sabay tango sa kanya, ngunit hindi rin nawala sa kanya ang matatalas na tingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. As usual, she wore a micro miniskirt na nagpapalitaw sa mabibilog niyang hita, tinarnuhan niya yon ng isang floral sleeveless too na hapit at nagbigay ng impact sa maliit niyang baywang, idagdag pa ang 5 inches high heels niya, nagmukha tuloy siyang model na rarampa. Ngumiti siya sa lalaki dahilan upang magbawi ito ng tingin, yeh, he's inside, just go ahead, anito sa kanya saka umalis kaya tumuloy na rin siya. Hi, turan nito nang makapasok, agad na napataas ng mukha si Joe Bonnie nang makita ang babae sa harap, kakaiba ito, kahit sinong lalaki siguro ay mahuhumaling sa galing nitong magdala ng sarili, napaka-sexy nito and yet sophisticated. Sorry kung hindi ako nakahingi ng appointment, busy ka ba? Ngiting tanong rito. No, I mean not really. So, you came to discuss the proposal you gave to us. Formal na saad ni Joe Bonnie, lumakad siya hanggang sa harapan nito at sa mesa nito ay nakita ang larawang punit, nakita niya yun dahilan upang bahagyang napangiti. Maaaring nagtatanong na si Joe Bonnie kaya ganoon ang mukha ni Angelo kanina. Sige Joe Bonnie, alamin mo kung sino ka bang talaga. Ahem, tikhim ni Joe Bonnie nang makitang nakatitig lang sa kanya si Divina, malapit na niyang isiping may gusto talaga sa kanya ito. Oh sure, so anong part ang gusto mong pag-usapan, aniya rito. Hinanap nito ang proposal at nang mahanap yun ay nilagay sa harapan saka binigay sa kanya, may ilang nakamark, binasa niya yun. Bahagya siyang natawa, what's wrong with this, aniya sa nilagyan nito ng X. Miss Sulamente, I don't think it need to require that we have a every week meeting for the business, we're just going to supply you businesses, we'll just have meeting if there is a problem about our products or delivery, ani ni Joe Bonnie. Tumayo si Divina saka naglakad patungo sa likuran ni Joe Bonnie, since, ayaw mo ng legal na pamamaraan, siguro naman ay makukuha mo ang nais ko sa santong paspasan, aniya saka hinawakan ang magkabilang balikat ni Joe Bonnie at minasahe yon. Gumapang ang init sa buong katawan ni Joe Bonnie sa ginagawang paghimas ni Divina sa kanyang balikat. Hindi pa ba obvious Joe Bonnie? Gusto kita,
I really intend that on the contract, at least I have a day with you. Bulong niya sa tainga nito sabay gawad ng halik doon. Halos manigas ang katawan ni Giovanni nang maramdaman ang paghalik ni Divina sa kanyang punong tainga. Miss Sulamente, putol na wika, Divina, Divina, Giovanni, Aniya saka ubod tamis na ngumiti. Napansin ni Divina na uneasy na ang lalaki, ramdam na ramdam niyang apektado na ito kaya inusag na niya ang upuan nito at pumunta sa harapan nito. Nakita niya ang pagtaas baba ng Adam's apple nito na katunayang napapalunok ito. I know Giovanni, gusto mo rin ako, lakas loob na wika rito. Magsasalita sana ang lalaki pero ayaw niya ng rejection kaya kung ano pa ang sabihin nito ay inunahan na niya. Mabilis niyang nilapat ang lobby sa lobby nito. Tuluyang dumaloy ang ilang bolteheng kuryente sa katawan lalo na at tumutugon na si Giovanni at naglalakbay na ang mga palad nito. I miss you, bulong ng puso niya. Ang padampi-dampang halik sa lalaki ay naging mapusok hanggang sa mapaupo na siya sa kandungan nito. Kapwa nila pinagsasaluhan ang mapusok na halik. Iba ang nararamdaman ni Giovanni, pananabik, pananabik na hindi niya moari. Kakaiba ang halik ni Divina sa halik ng asawa. Hindi niya alam kung bakit tila nagagawa niyang paghambingin ang mga ito. Divina, oh, you're making me crazy, anito sa isipan. Hindi na rin niya nagawang pigilan pa ang mga kamay ni Giovanni, kung saan-saan na naglalakbay, hanggang sa mapakislat si Divina. Giovanni, bulong niya. Hum, ungol lang ng lalaki, Giovanni, baka may dumating, Aniya, nang marinig yon ng lalaki ay tila natauhan. I'm sorry, anito sa kanya, tinugon niya ito ng matamis na ngiti. I enjoy it, Aniya saka tumayo mula sa pagkakaupo sa kandungan nito. Saka inayos ang damit na nalilis gawa ng mainit nilang tagpo ni Giovanni. So, ayaw mo talaga nito, Aniya sa nilagyan nito ng ekis. Napaisip ito saka nagsalita, ngumiti, sure, anito na kumagat na sa kanyang pain. Ngumiti na rin siya bilang tugon sa ngiti nito. Sa ngiti nilang iyon ay tila sailiado na ang isang kontrata sa pagitan nila, kontrata ng isang lihim na relasyon. Kahit papaano ay samasagi naman sa isipan ni Giovanni ang asawa pero hindi niya alam kung ano ang meron kay Divina at hindi niya matanggihan. Kakaiba ang hatid na init nito sa kanya. Lalaki siya at madaling madarang, lalo pa at napakaganda ang babaeng handang magbigay ng saya sa kanya. No other question, tanong ni Divina kay Giovanni, wala na, ikaw, baka may tanong ka? Sagot ni Giovanni. Tumawa si Divina, wala naman pero may gusto akong gawin. Aniya kasabay ng pilyang ngiti. Tumawa naman si Giovanni. Ano yun? Tumayo si Divina at walang ano-ano ay tinungo ang pinto at nilock yun. Kasunod ang mapang-akit nitong titig papalapit kay Giovanni.